Hi guys, welcome dito sa Santaro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Success. It's a sign of success. Nagapi mo ang kaaway. Or else ay kaya mong talunin ang kaaway. Kaya mong i-bind yung kaaway mo. Tali ba? Kaya mong malagpasan lahat ng temptations. Ang mapagtagumpayan lahat ng temptations kasi merong snake, no? And challenges also. And yung mga blockage na dala ng kaaway with a snake. Diba? Yan yung simbolo ng snake, eh. Temptation, evil, diba? Kadalasan, pag snake. Magtatagumpay ka sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga challenges. Kung meron kang sisimulan, kung ano man yung sisimulan mo, klaro yung isipan mo. Intellectual, logical. And walang makapag-block sa'yo. Instead, yung kaaway mo ang parang mabind. Or matali, or ma-entangle, no? Yes. Or maging, yun nga, ma-entangle yung kaaway mo. Or yung mga gustong mong block sa'yo with this card, kasi it's a Ace of Swords. Kung merong blockage, at kung merong mag-try na mong block ng mga hudiyo, hudiya, or evil, no? Mga evil, any evil, pwede spirits, tao, or any blockage, or obstacles, hindi ka nila mapipigilan, hindi ka nila mahadlangan. Magtatagumpay ka. It's a sign of victory and success, eh. Ace of Cups. In reverse nga lang to, guys. Magtatagumpay ka sa love life mo. Or sa nawala sa'yo. Sa nasayang. May nawala sa'yo. Na naging masaya ka, once na naging masaya ka din, relationship or taong minahal mo na naging masaya ka sa kanya. Pero para natapo, na sayang yun, eh. Para na-miss yung opportunity, it's because of the blockage. May enemy ba with a snake here na nag-try na sirain or yung masayang may opportunity or yung masayang ninyo ng person may opportunity na magpatuloy yung inyong sinimulan dati? Meron bang enemy na nag-try na sirain or i-block yung inyong relationship? Kung kaya hindi siya nag ano, eh, hindi siya nagtuloy-tuloy dati, nasayang lang. Meron ba? The Magician. Upright ba 'to Magician? Gusto ko lang, ay hindi, in reverse. Wala naman. Kasi in reverse siya, eh. Wala naman. Energies
or evil energies na gustong i-block yung inyong connection. Meron kaya evil, devil, demonyo. Natural lang yan. May mga nakikisaw-saw talaga minsan ng mga ganyan. Demonyo. Oo. Mga siguro mga demonyo as in demonyo. Mga demonyo na wala namang nagputos na tao yan. Yeah. Demonyo talaga na demonyo. Ganon kasi yan eh. Hindi kasi yan sila nakikita eh. Kung hindi utusan nila yung mga tao na kailaman yung pangarap ng iba, yung love life ng iba, yung buhay ng iba, sila mismo ang nambablock ng mga pinupursu ng iba, ng mga tao. Yung mga, kung ano yung mapapasaya sa mga tao, yung ganun, sinisira nila, dinidestroy nila, di ba? Yun naman kadalasan talaga. So, meron. Pero walang tao, walang makukulam, walang tao na involved dito. Demonyo lang siya, na entity. Yung ganun. Yung spirito na demonyo. Yung mga ganun. Ano ang dahilan ng demonyo na yan? Bakit niya gusto i-block? Yung, bakit tinry niyang i-block or hadlangan yung happiness ninyo ng person mo? Bitter yung demonyo. Para mawalan ka na ng pag-asa. Ano pa? Para hindi na kayo magtiyaga sa relationship nyo. Para masira. Para bitawan nyo na. Para hindi nyo piliin yung isa't isa. Para ano pa? Para magtagumpay siya sa'yo? O sa person mo? Para magtagumpay yung demonyo na yan sa person mo? Hindi ah. Para magtagumpay yung demonyo na bigyan kayo ng problema. Para magtagumpay yung demonyo na yun. Para bigyan kayo ng problema. See? Kasi matibay yung relationship nyo dati. Matatag kayo eh. Para bigyan kayo ng problema. Walang gusto yung demonyo sa inyo. Kahit na isa sa inyo, walang gusto yung demonyo. Para bigyan kayo ng problema. Pahiwalayin kayo para bigyan kayo ng problema with the 10 of wands kanina. Para yung mag-overthink kayo, ma-depress, yung mga ganyan, no? Yung ma-stress, yung magkaroon ng baggage, see? Para maging hopeless sa buhay. Bakit desperado ba yung demonyo na yan? Entity na sirain yung... Hindi naman. Katuwaan niya lang yan, yung manira ng happiness ng iba o yung mag-destroy. Tuwaan niya yan. Continuous yung ginagawa niya siguro sa mga tao. Pinagtitripan niya. Nagtitrip pa. Nagtitrip yan. Para hindi maging masaya yung relationship niyo. Para hindi kayo mag-rejoice. Kundi ang masaktan kayo. Ah! See? Puro 10-10 o 10 of wands na yun. Lumabas din. 10 of swords. Yung problema kayo, masaktan, ang puno ng pain, yung puso ninyo, hanggang sa magalit kayo, hanggang sa maging masamang tao na, gano'n, yung gusto ng demonyo na yan, hanggang sa maging masamang tao na kayo. Hanggang sa maging masamang tao. Hanggang sa maging isa na kayo sa kanya. Hanggang sa yung makianib na kayo sa gawain ng kadimonyohan. Dahil sa galit nyo, dahil sa sama ng loob. Yung pag nasaktan kasi doon kasi, pag na-depress at nasaktan, or pag nagkaroon ng mga matinding baggage yung isang tao, doon yan na manamantala yung mga ganyan. Kaya nga sinisira nila. Yung relationship, yung happiness, yung buhay, kung sino man yung mga pagtripan nila.
Para maging maging demonyo din daw yung ugali nyo. Ganon. Pag nasaktan kayo. Oo, para maging masama din kayo. Pagka nasaktan kayo, makakaisip kayo ng hindi maganda. Or pag na-depress kayo, matitempt kayo na gagawa ng masama. Or ang gumawa ng masama. Or else ay ang mag-rebellious, ang maging rebellious sa God, yung mga ganyan. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. So yan, Leo. Pero magtatagumpay ka. Magtatagumpay to with the Ace of Swords. Klaro yung isipan mo, hindi clouded. You know what you want. Walang blockage sa isipan mo. Yung demonyo ang ma-entangle. Siya ang ma-trap. See? Ay. Bakit alam ng demonyo na nagmamahalan kayo noon? Ng person mo ng totoo or tunay, ganon? Alam niya? Di naman. Alam niya kasi na you will choose each other. Piliin niyo yung isa't isa. Alam niya na hindi basta-basta matempt yung isa sa inyo eh. Pero ginawa niyo ng paraan para masira yung relationship niyo, para mabuwag kayo. Yung ganun. Ganyan naman talaga. May mga nangyimasok na mga ganyan. Minsan. Nagtitrip yung mga yan. Kaya dapat maging matatag sa relationship. Kaso lang, paano kung yung person mo sinaniban? Hindi matino din, no? O madali siyang matemp. Diba? Madaling mag-give up. Konting bagay, mag-give up na. Ayaw na. Maliban lang kung in love talaga sa yung person mo. Kung mahal niyo talaga yung isa't isa ng totoo, todo, yung ganyan. Ano yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? Unstable, ungrounded, more information. Uncommitted. Kasi wala kayo eh. No? Hindi seryoso. Introversion eh. Ano pa yung feelings ng person mo na yun sa'yo ngayon? Wala. Wala eh. Pero natalo mo yun, yung devil entity. Hindi ka na niya matitempt pa. Hindi ka na niya mahadlangan pa. Sa kung ano yung ipupursu mo. Sa kung ano yung sisimulan mo.
Sino yung paparating sa iyo? Itong puno ng baggage. Yung person mo na yon na naghiwalay kayo, yun ba yung darating sa iyo? Oo, yung person mo na yon. Or may mga responsibilities na siya, may pamilya, or else ay mayaman yung pamilya nila, may asawa, or else ay may mga obligations na hindi maganda rapa sa mga obligations sa buhay. So bakit siya darating sa buhay mo? Ano ang dahilan? Decisive to. Napuntahan ka, kausapin ka, or i-message ka na walang hesitation. Bakit? Bakit kanya gustong kausapin? Bakit gusto kanya i-pursue? Anong dahilan? Malungkot siya? Bakit ikaw ba yung nagpasaya sa kanya? Sa'yo siya naging masaya? Hindi naman. Gusto niya lang bumalik sa'yo. Dahil malungkot siya. Saan? Sa kinakasama niya, malungkot siya doon? Malungkot siya doon. Actually, ano lang to, yan lang. Kasi kinlarify ko lang kung malungkot siya doon. Yes or no. So yan, oo daw. Dahil malungkot siya doon at puno siya ng problema, puno pa siya ng baggage. Bakit pasaway ba yung kinakasama niya? Kinakasama na yan. Hindi naman. Mukhang superior lang talaga yung kinakasama niya. Superior. Hindi. In reverse to eh. Hindi daw. Hindi daw pasaway, pero superior. Ibig sabihin, dominante. Kumbaga, suko na siya. No? Dahil sa napakatapang siguro itong person niya. At masyadong malaki yung utak. Yung gano'n. Masyadong malaki yung ulo. May pagka-narcissistic. Possible, he or she's dealing with a narcissistic. Yun ang nakarelasyon niya. Narcissistic. Na hindi niya na kaya yung ugali. Dahil dominante. Dahil hindi magpatalo. Maaring nagkakaroon sila ng conflict. At hindi magpakumbaba, hindi magpatalo talaga yung isa na yun. Kaya puno siya ng problema, na stress. Maring puno siya ng takot doon. Takot siya doon. Kaya gusto niya bumalik sa'yo. Hindi siya masaya dahil baka puno lang siya ng takot doon, anxiety. Yung ganyan. Para siya mabaliw doon. Sa problema. Ano? Ano to? Lahat ng responsibility sa kanya pinapakeri? Uy. Yes. At palagi sila nag-aaway. May conflict palagi. Away sila ng away. Hindi nga siya masaya dun. Oh my gosh. Oh my gosh. Wala to, nasama lang to kanina. Saan? Ano ang tingin niya sa'yo? Panakip-butas? Panakip-butas ba ang tingin niya sa'yo? Wait lang. Panakip-butas ba? Teka, tingnan ko. Hindi naman. Gusto niya lang talaga ng reunion with you. Gusto niya akong ma-reunite. Gusto niya maging masaya. At tingin niya ba sa'yo siya magiging masaya?
Hindi naman. Tingin niya magkakabati pa kayo. Tingin niya magkakasundo kayong dalawa. Tingin niya hindi kagaya nung isa na hindi magpakumbaba. Tingin niya submissive kay at madali kang pakisamahan. Hindi ka superior. Hindi ka hindi magkakaroon ng conflict sa inyong dalawa or hindi ka mayabang. Hindi ka narcissistic, yung mga ganun. Narcissistic ba yung kinakasama niya? Pwedeng asawa niya? Hindi naman. Talagang driven lang. Matapang. Hindi daw. In reverse to eh. Talagang buo yung loob niya. Courageous. So, kung matapang siya, mas matapang yung isa. So, pag nagkakaroon ng conflict or clash sa kanila, talo siya. Siya ang susuko. Siya ang sumusuko. Siya ang takot, no? Siya ang talo. Yung ganon. Tatakot siya sa isa. Ganon. Ano ba? Ano yung gustong mangyari ng person na yan sa inyong dalawa? In reverse. One more card. Ano ang gustong mangyari ng person na yan sa inyong dalawa? Wala. Meron ba siyang gustong mangyari sa inyong dalawa? Ang maging close kayong dalawa. Two of Wands. Ito lang ang gusto niyang mangyari sa inyong dalawa. The strength. Ang mapalapit sa iyo. Na pagka lumapit siya sa iyo at naging maamo siya sa iyo, ay welcome mo siya, tatanggapin mo siya. Yung i-embrace mo siya, yung ganun. Yung maging strong yung bond niyo. Yung maging matibay yung relationship niya with you. What's with the Two of Wands in reverse here? Yung walang conflict na mangyari sa inyong dalawa. Sisi, parang nagtatalo, no? Ganun kasi yung relationship niya dun sa isa, eh. Panay sila away, talo, hindi sila magkasundo. Palaging kontra yung isa. So, kung ano yung gusto niya siguro. Palagi sila nagkukontrahan, ganyan. So, ang gusto niya ay mawala na yung toxic na relationship. Ang gusto niya ay yung hindi maging toxic yung maging relasyon niyo, kundi maging matibay at yung tahimik at matiwasay yung buhay, yung ano kayo, yung nagkakasundo. Yung maamo kayo sa isa't isa, doon sa isa kasi hindi maamo yun eh. Parang mailap at mabangis na hayop yun. Yung isa niyong person. At may gusto tong pakawalan. Yung kinakasama niya, for sure. Yung kinakasama niya, ang gusto niyang pakawalan sa buhay niya. Ang i-let go niya. Uy, kasi naghihirap lang siya doon. Wow. Gusto niyang pakawalan yung kinakasama niya or yung karelasyon niya dahil nagdurusa lang siya doon. Nahirapan. Nagtitiis lang siya. May mga bisyo ba yung kinasama niya? I mean, yung kinakasama niya? May bisyo ba? May bisyo. At fake pati.
salat yung pera or pwedeng pati yung parang malas ba sa buhay yung kinakasama niya, malas sa buhay, walang stability doon, malas. So si kahit anong tiyaga niya, kahit anong trabaho niya, siguro mahirap pa rin ang buhay nila na nagdurusa, na nahirapan siya doon kasi nagluloko yung person niya, maaaring nakipagrelasyon pa sa iba, nakipaglandian pa sa iba, babae or lalaki, or nakipag-apid pa sa iba, or yung hindi makontento sa kanya at napakasinungaling, mapagkunwari, hindi niya mapagkakatiwalaan kasi empress in reverse to eh. Huwad, no? Peke, yung ganyan, fake empress. Ano ang nakita ng person mo sa'yo ngayon? Ano ang nakita niya na bakit ikaw or sa'yo siya babalik? Or sa'yo niya gustong sumama? Or sa'yo niya gustong makisama? Or ang makasama ka? Yung ganun. Ano ang nakita niya sa'yo? Fair ka, guys. Fair ka kung kanino man tong energy. Patas ka, hindi ka unfair, hindi ka fake. You know, fake yung isa na yon kasi empress in reverse at sinungaling yon. Ikaw hindi ka sinungaling. Alam mo ang tama sa mali, kaya ikaw ang gusto niya na makasama. At mabuti yung kalooban mo. Justice card to eh. Doon ka sa kung ano yung tama. Hindi ka bias. Hindi ka nga unfair na klase ng tao. At balance ka pa. Matalino ka with a justice card, with a sword here. Kaya fair ka kasi matalino ka eh. You know what is right from wrong. Ma-identify mo yung tama sa mali. So, talaga maiwasan mo yung mali, yung paggawa ng mali. Kasi balance eh. Kumbaga balance yung utak mo, balance yung emosyon mo din pati. At hindi mo magawang mandaya, manlamang ang gumawa ng unfair or injustice sa iba. Kasi justified ka nga, just na tao, no? Or maybe you're righteous person. Yun ang pagkakilala niya sa'yo. Yun ang nagustuhan niya sa'yo. Gusto ka bang pakasalan ng person na yan? Kahit kasal pa siya sa isa na yon, gusto ko niyang pakasalan? Hindi. Bakit? Kasal siya sa isa? Hindi naman. Hindi naman dahil sa kasal siya sa isa. Kasal man siya or hindi ah. Bakit ayaw niyang makasal sa iyo? Ano ang the death card dito? Bakit ayaw niya makasal sa iyo? The devil. Ayaw niyo masaktan. Pagka nag-end yung relationship niyo, ayaw niyo masaktan pagka may nagluko sa inyo. Pagka naging toxic yung relationship niyo. Ayaw niyang possible na ayaw niyong mangyari ulit yung mga nangyari sa buhay niya, sa relationship niya.
Anong gusto niyo, magsama lang kayong dalawa, ganon? Hindi eh. Hindi. Anong gusto ng person mo na yan? What's with the Six of Swords here? Maring itong person mo na to ay hindi naniniwala sa marriage. Ayaw niya nang magpakasal para kung sakali na hindi kayo magkasundo ay hindi mahirap ang maghiwalay. Kaya ganun siya. Ang gusto niya, magpakalayo-layo kayo. Ang lumayo kayo, pwedeng yung umuwi kayo sa probinsya or ang mag-migrate kayo. At yung mamuhay ng payapa, yung hindi matigas yung puso niya sa isa't isa, yung maging emotional kayo sa isa't isa, maging attached emotionally, yung masaya kayo at mamuhay ng peaceful, yun talagang gusto niya Pero ayaw niya magpakasal. Ang gusto niya munang malaman kung mag-click yung dalawa, kung magkakasundo kayong dalawa bago siya mag-decide na magpakasal kayo. Ang gusto niya magsama muna kayo bago kayo magpakasal. At pag nagkasundo kayo at pagka yung pag walang conflict sa inyong dalawa, no. Pagka hindi kayo nahihirapan makisama sa isa't isa, ay tsaka na mag-decide na magpakasal. Yun ang gusto ng person mo. Hindi eh. Ayaw ba talaga magpakasal ng person mo? Ayaw niya. Natakot siyang masaktan. Natakot siyang heartbroken. Bakit? Anong tingin niya? Mas masakit pag naghiwalay kung kasal. Mas masakit. Ganon. Hindi naman. Ha? Huh. Bakit kaya ayaw magpakasal ng person mo? Dahil hindi pa siya sigurado sa'yo. Hindi naman sa ganun. Anong rason? Bakit ayaw niya magpakasal sa'yo? Anong rason niya? Dahil sa pamilya. Dahil sa pamilya mo, may pamilya ka din na sa'yo na tututol or hindi papayag, gano'n. Hindi. Hindi daw. Or dahil sa kung may pamilya na yan, dahil sa pamilya niya, lalo kung may mga anak siya, ganon. Oo. Dahil sa pamilya niya. Dahil sa pamilya niya. Mayaman yung pamilya niya. Bakit?
mawawala yung mana niya, yung wealth na ipapamana sa kanya, or hindi siya pamamanahan kapag nagpakasal siya sa'yo. Ganun. Hindi eh. Dahil sa pamilya niya. Dahil sa pamilya niya. Pero ayaw niya naman dun sa asawa niya. Dahil sa mga anak niya. Hindi din. Dahil sa magulang niya. Hindi. Dahil sa dati niya, sa asawa niya. Dahil sa asawa niya. Hindi. Dahil sa mana. Hindi siya pamamanahan kapag nagpakasal siya. Oh. Hindi siya bibigyan ng mana kapag nagpakasal siya. May ganun pamilya. Hindi siya bibigyan ng mana. Bakit? Malaki ba yung mamanahin ng person mo na yan? Malaki daw. Oh. At pinaghirapan niya din yun. Naring naging sunod-sunuran sa magulang niyan para lang ipamana sa kanya yan, kung ano man yan. Para bigyan din siya ng mana. See? Ay, kakaiba no. Kakaiba to. Huh? Hindi siya bibigyan ng mana pagka nagpakasal siya. Walang mana pag nagpakasal siya. Ah, ayaw ng magulang niya na may makihati sa yaman nila. Pagkasal kasi ano to, upright to, palang eh. Hindi naman sa may makihati. Ayaw na may sampid. Mayaman siguro pamilya nito. Mayaman nga. Parang fortunate or mayaman. Ayaw ng pamilya niya or ayaw ng magulang niya na yung mapapangasawa niya ay magmamay-ari din ng pinaghirapan nila, ganon. Hindi. Kasi dyan naging inano ko talaga to kasi ayaw ng pamilya niya na mag-asawa siya or magpakasal siya. Magpakasal lang. Ayaw na magpakasal siya kasi magkakaroon ng right sa kayamanan nila. Ganon. May habol. Magkakaroon ng habol. Tama. Dahil magkakaroon ng habol, yung mapapangasawa niya, yung pakakasalan niya o yung magiging asawa niya pag pinakasalan niya, magkakaroon ng habol sa mana, sa yaman nila. Mayaman kasi ito sila. Oh, mayaman tong person mo. Kaninong reading man to. Mayaman yung pamilya niya, yung magulang niya. Nahirapan ako doon. Okay. Ano pa kaya yung discovery dito? Ay, ano tong magulang niya? Matapubre? Matapubre ba to? Kadalasan yung matapubre. Hindi naman. Wise lang. Ayaw niyang magkaroon ng habol. Right.
karapatan. Ayaw niya magkaroon ng karapatan yung mapapangasawa ng anak nila. Kaya ayaw niyang magpakasal yung anak nila. Yung mag-live-in lang. Tik-tikim-tikim. Ganun ang gusto nila sa anak nila. Wais yung magulang yan. May asawa man yan o wala, pero may nakarelasyon yan. Kinasama ata yan or may karelasyon yung person mo. Mayaman ang pamilya niyan. Mahirap. Mahirap yung situation pagka nagkatuluyan kanyan, pero nasa iyo. Pamilya niya ang blockage din talaga. So susundin ba ng person mo na yan ang pamilya niya? Ang magulang niya? Hindi niya susundin. So darating sa point na susuwayin niya din yung magulang niya. Maring noon, hanggang ngayon, sinusunod niya. Pero, yun nga eh, ayaw niya magpakasal kasi hindi siya pamamanahan. So siguro pag nakuha niya yung mana, pag inilipat na sa kanya yung title, mga ganyan, yung mga mana na yan, pag binigay na sa kanya yung mana niya, papakasalan ka niya. Hindi pa rin, guys. Pero hindi niya susundin yung magulang niya. Darating sa point na hindi niya susundin. Hindi ka niya papakasalan. Bakit? Bakit? Hindi mo daw deserve ang pakasalan? Ganun? Hindi naman. Defensive lang siya. Sa mana niya din. Ayaw niya din magkaroon ka ng rights sa mana niya. Sa kayamanan ng pamilya niya. Sa kayamanan niya. Wais yung pamilya nila, guys. Ganun sila. Parang in-check. Baka in-check yung person mo, in-check. Ang alam ko kasi ng mga ganyan, mga in-check eh. Yun ang alam ko ah. Yung iba, ibang in-check ata, ganyan. Narinig ko lang. Parang in-check, o baka may laing in-check ng mga half-Chinese. Ganyan ata yan sila eh. Iba kasi po Pinoy, di ba? Hindi naman ganyan, kastrikto. Ang alam ko ng mga ganyan, mga Chinese, pero baka may Pinoy din. O kung nga iba yung lahi nito. Iba yung culture. Iba yung paniniwala nila. Yung mga ganun. Baka may lahing in-check ng person mo. Kaya ganyan. Kaya ganun siya. Ganun din siya, wise. Pero doon sa amin sa Iloilo, guys, hindi naman ganun yung mga nakapag-asawa ng in-check doon. Babait me. I mean, yung mga in-check doon, nakapag-asawa ng Pinay, yung napangasawa pa nila, yung mga katulong lang din nila. Yung mga katulong lang din nila, yung nasawa nila, yung mga in-check. Doon sa amin, pagkaalam ko. Maraming may tindahan sila na mga grocery yan or ano, hardware. Tapos yung nagtrabaho doon, yun ang inaasawa. Yun na yung nakatuluyan. Ang napangasawa nila. Ganon. Hindi naman ganon. Hindi naman. Pero sa pagkadinig ko, karamihan talaga. Banda dyan ata sa Maynila. Nadinig ko lang. Ganyan ata yung mga yun. Or ibang lahi pa. Ewan ko. Basta.
Baka may lahi sila. Ganun talaga. Mauwais. Ayaw i-share yung kanilang kayamanan. Kasi baka pag hindi kayo nagkasundo at naghiwalay kayo, magkakaroon ka pa ng habol sa yaman nila. Wais, baka ganun yung tinatak ng magulang niya sa utak niya. Yung ganun paniniwala. Oh, yun ang tinatak sa utak niya. Siguro simula pagkabata niya pa lang. May iba bang person for you? Meron ba? Hindi ka na mamahali ng buo. Ay, meron yan. Meron yan. Pag-antay-antay ka lang. Matsaga-tsaga ka lang. Sa pag-antay-antay, meron yan. Meron yung person for you. May decent for person ba para sa'yo? Meron. 7 of Wheels. Magtsaga-tsaga ka lang. Kakaantay. Sino yung distinct person for you? Ay, na-recognize yung taong yan. Mukhang maganda ang trabaho. Na-recognize siya sa kung ano man yung trabaho niya, kung ano yung work niya. At least may work and then na-recognize. So may skill to or abilidad, no? May talento yan. May binibuild siya. Nag-grow yung career niya. At masipag. Possible matyaga din, no? The 7 of Wheels pati na energy dyan. Magtsaga-tsaga ka lang, kantay. Meron. Kung ayaw mo ng gano'n na toxic, ano man tawag, toxic ba yung pamilya na gano'n? Or mahirap yung gano'n, guys. Parang hindi asawa or magsama lang kayo para, ano, gamitin ka niya. Or dahil na dinidesire ka niya, dahil na mapagkakatiwalaan ka niya, dahil mahal ka ba ng person na yon? Minahal ka ba nun? Ng person mo na yon? Mahal ka ba nun? Hindi naman eh. Hindi. Hindi ka minahal nun. Ito ang destined para sa'yo. Ano pa yung energy or yung main energy ng destined na person para sa'yo? Ay, matagumpay sa buhay. Victorious, maging sa karera ng buhay niya, or maybe in the public eye pa with the 6 of Wands. Kilala, pwedeng gano'n, no? Or else ay, yun yan, na-recognize sa work niya, kung ano man yung abilidad niya, kung ano man yung ginagawa niya, kung ano man yung work niya. Darating na yan sa buhay mo soon. Antay-antayin mo lang daw. Matyaga ka lang antay-antay kung ayaw mo nang ganun. Darating na yan sa'yo soon yung distinct person para sa'yo. Oo, mag-o-offer yun a cup of love. So, ayan guys. Ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang siguro ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.